hello dyan sa mga ka-plantito at plantita ko. So, ngayong sa panahon natin ngayon ito nga dahil sa COVID, ano, diba? Pansin nyo, marami nang parang nag-back into nature. So, marami nang mga nagtatanim ulit, nagre-replant, ganyan. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon is tungkol sa snake plant. So, kung paano ko siya pinadami. Kasi nung siguro last year, mga November ba yun? September, ganun. Nagpunta kasi ako ng Davao. Tapos, yung friend ko, meron siyang tanim na snake plant. So, kumuha lang ako ng dalawang piraso. Kumbaga, natig dalawang leaves. Kumbaga. So, dinala ko dito sa Manila. Tinanim ko. So, padamihin siya. So, share ko sa inyo kung paano siya dumami. Ngayon kasi, siguro ilan na yung plants ko. Parang 1, 2, 3, 4. 4 na siya. Tapos, ang dami na niyang bunga. I mean, madami na siyang leaves pala. Bunga, parang puno. Bunga, leaves. So, yung iba, nagtig si 6 na, ganyan. So, dumami na siya ng dumami. Tapos, meron na akong mga bagong sibol na galing dun sa mga matured na snake plants ko. Tapos, i-share ko siya sa inyo kung paano ko siya pinadami. Plant. The snake plant daw cleans the air better than other indoor plants. So, it has the ability to absorb excessive amount of carbon monoxide. Low maintenance kasi ng snake plant. So, parang madali lang. Lagay mo lang siya ng konting tender loving care, tapos ilaw. Tapos, bawasan yung yung overwatering sa kanya. Ngayon, just in case, ito tomo, meron nabubulok sa ibabaw. Yung leaves niya, pag nag-turn into yellow, ibig sabihin niya na sumusobra yung tubig ninyo. So, wag masyado. Napakaganda kasi nga ng snake plant. Kahit saan pwede mong lagay, sa bahay, sa office. Kasi, alam mo yun, parang nakakatanggal siya ng stress, basta nakikita mo lang. Kaya, maganda talaga nagtatanim ng halaman, lalo na sa panahon ngayon. Diba, nakakatanggal sa stress natin. Sabi nila, snake plant is also known as mother-in-law plant. So, kahit anong tawag mo pwede. So, this plant has been deemed a good luck plant because of its ability to absorb poisonous gases from the air. So, talaga nakatanggal ng toxic. So, masarap talaga siya sa loob ng bahay. Ito yung mga tanim namin na halaman dito. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magpadami or magtanim ng snake plant. So, yan. Ginagawa ko lang ito, kunyari, isang plant na yan. Gagawin ko lang, gugupit lang ako. Gugupitin ko lang siya sa ibabaw. Kailangan alam mo kung alin yung ilalim, ha? Kunyari ito. Kailangan mo alam mo, yan yung ilalim. Okay? Tapos, itatanim mo na lang siya. Nag-ibaon mo lang siya sa lupa. Yan, ganyan. Yan. Pagkatanim, siguro maghintay ka ng mga, actually ako sa case ko, mga 3 buwan bago siya parang siya umusbong. Sa inyo, ayan, diba? Kanyari, naitanim mo na siya. Ayan. Tumubo na siya. Ayan. So, hintay mo na siya lumaki. Tapos pag lumaki na, lipat mo na uli siya sa mas malaking lalagyanan. So, yun nga guys, kung nainganyo kayo, nainganyo ko kayo na magtanim, madali lang. Kaya lang talagang kailangan yung magtiyaga. Kasi, inabot siguro ako ng 4 months bago ako nakakita ng sprout. Noong una nga, akala ko hindi siya effective eh. Parang, nawawala na ako ng pag-asa. Pero sabi nga nila, patience is a virtue. So, yun. Tumubo na siya. So, may bago na naman ako na pinapalaki. Tapos, yung iba actually, binigay ko na rin sa ibang mga kaibigan ko dito sa neighborhood. So, that's it guys. So, do follow me on my YouTube account, Jularis1000. Tapos, mag-share pa ako sa inyo na ibang, paano ko tinanim yung ibang mga plants ko dito sa aking mini garden, dito sa bahay. Bye!